Magaan lang ang pagkukunwaring kailangan gawin ni Georgina kapag nasa Maynila sila ni Brian Jake, dahil walang Leah na kailangan pang pasakitan. Dahil tuon, unti-unti na siya nakakapag-concentrate sa kanyang pinaplanong gawin. Humihingi sa akin ng tulong ng pamilya ng Buena, pinagbibintangang pumatay kay Emmy. Balita ni Brian Jake sa kanya isang gabing naghahaponan sila. Nasa masyo sila ng mga argiles. Bakit siya humihingi ng tulong sa'yo? Tanong niya habang sinasalina ng juice ang baso nito. Ayon sa mother nung boy na lumapit sa akin, ay wala raw kasalanan ng anak niya. Na-frame up lang daw ito. Como ito ang pinakabagong boy sa mansyon ni na Amy at Gerard. Breadwinner pala yun. Matanda ng mga magulang. May sakit pang ama. Natigil siya sa pagsubo. Napatitig siya rito. Totoo ba ang awang nararamdaman nito para sa na-frame up na boy ni na Gerard at Amy sa Avedra? Kung totoo yun, bakit hindi niya nakitang ganong awa para sa kanya noong siya ang na-frame up? Inosente rin siya pero bakit hindi nito binigay ang simpatsya nito noon sa kanya? Gusto kong tulungan ang boy ng mga Saavedra, sabi nito. May feeling akong totoo ngang wala siyang kasalanan. Kung hindi siyang pumatay kay Amy Saavedra, sino? Kunwari interesado siya sa kaso. Yun ang gusto ko mahukay, Georgina. Kung hindi ang boy na yun ang pumatay kay Amy, posibleng may foul play sa kasong ito. Hindi kaya tutulungan mo lang sila dahil may sama ka ng loob sa mga Saavedra? Pinukul siya nito ng matalim na tingin. Don't you ever question my integrity as a lawyer? Maring sabi nito. Tutulungan kong suspect dahil naniniwala akong inosente siya. Pero inosente rin ako noon. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Baka lang kakaw isipin ng mga Saavedra na pinipersonal mo lang sila. Hahawakan kong kasong ito to defend what I believe is an innocent suspect. Hindi para gumanti sa mga Saavedra. Kapag napatunayan kong walang kasalanan ng boy nila, matutulungan ko pa nga silang malaman kung sino ang totoong pumatay kay Emmy. Pero sabi mo'y posible may foul play. Ang ibig sabihin, isa si Gerard sa ikinukonsider mong suspect. I think you can help me in this case, Georgina. Will you do me a favor? Sure. Mabilis niyang sagot. Yun na yata ang pagkakataong hinihintay niya. Naging abala si Brian Jake sa kaso ng boy ng mga Saavedra na pinagbintangang pumatay kay Emmy. Habang tumatagal, lumilinaw ang anggolong si Gerard Saavedra mismong pumatay sa asawa nito. Ikaw ang maghanap ng mga posibleng testigo, utos ni Brian Jake sa kanya. Mas mapapadali ang trabaho ko kung dalawa tayong kikilos. Find any information na maglilid sa atin sa katotohanan o maaari man lang nating magamit bilang circumstantial evidence na magpapalakas sa anggolong si Gerard mismo suspect. Bakit naman gagawin ni Gerard sa asawa niya yun? Tanong niya habang inilalapag ang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa nito. Nagsusunog ito ng kilay sa pag-aaral sa ilang statements na nakuha nito sa mismo mga kapitbahay ng mga Saavedra. Yun ang gusto kong malaman, kung may dahilan si Gerard para gawin yun. Sa oras na makapag-establish tayo ng motibo, madali na susunod. May kailangan ka pa ba? Tanong niya bago lumabas ng study room nito. Wala na, thank you. Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa pinto ay naramdaman niya ang pagpigil nito sa kanyang kamay. Nang tingalain niya ito ay nagtama ang kanilang mga mata. Matagal na walang kumilos sa kanila. Hanggang maramdaman niyang kumilos ang kamay nito sa kanyang bare shoulder. Humahaplos doon paakyat sa leeg niya. Napalunok siya. Hindi niya nagawang umiwas. May kakatuwang sensasyong inihahatid ang mainit na haplos nito. When she felt his hand on her breast, she stiffened. Inalis niyang kamay nito. Ngunit sa halip tatantana na siya, pumulupot ang mga bisig nito sa kanyang baywang. Alam mo bang, every time you're near me, I feel this burning desire. Anas nito habang halos magkadikit na ang mga kanilang mga muka. Nang magtangka itong hagkan siya, pinabayaan na lamang niya ito. Ngunit napakislot siya nang muling maglakbay ang mga kamay nito sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kumalas mula rito. Kinagat niya ito sa labi para mapakawalan siya. Masyado ka na yatang nag-e-enjoy na pagsamantalahan ako. Baka nakakalimutan mong hindi tayo tunay na mag-asawa. Sa kanya ito iniwan. Kumilos si Georgina gaya ng gustong mangyari ni Brian Jake. Naganap siya ng sariling ebidensya at hindi naman sayang isang linggong paghahanap niya. May impormasyong ibinigay kay Brian Jake ang ina ng suspect na nababanggit daw ng anak nito na may madalas na pinupuntahan si Gerard sa Laguna. Twice a week daw kung magpunta ito doon. Nahanap niya ang bahay ng driver ni Gerard at may napiga siya mula sa asawa nito. Matagal ng driver ni Sir Gerard ang asawa ko.
at alam niya mga sekreto nito. Ano hong sekreto? May kinalulokohang Starlet sa Sir Gerard. Sa pagkakaalam ko, Leila Diaz ang pangalan ng babae. Bago pala na nag-aartista, maganda raw. Ipinagpatayo pa nga raw ng mansyon ni Sir Gerard sa Laguna. At gusto ng babae, napakasalan na ito ni Sir Gerard. Ito ang madalas niyang pinupuntahan sa Los Baños. Hindi niya sinabi kay Brian Jacob ang impormasyong nakuha niya. Nagpunta siya sa shooting ng pelikulang kinabibilangan ni Leila Diaz at nagpakilala siyang movie reporter. Nakaharap ni Georgina ang naturang starlet na nagpa-unlock ng interview. Sino si Gerard Saavedra sa buhay mo? Kitang-kita niya ang pamumutla nito. Umilap ang mga mata nito. Pagkatapos ay iniwasan ang tanong niya. Hindi ko siya kilala. Alam niya nagsisinungaling ito. At para makatiyak, lihim niya itong sinundan pagkatapos ng shooting nito. Humantong ito sa isang magandang bahay sa Los Baños. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Isang madaldal na babae ang nagsabing ibinabahay ang starlet ng isang mayamang lalaki. Ipinakita niya rito ang larawan ni Gerard. Yan nga yung lalaki, kumpirma nito. Isang bagay ang luminaw sa isip niya. Tama nga sa pantahan ni Brian Jake na may kinababaliwang babae si Gerard Saavedra at may motibo itong patayin ang asawa nito para mapagbigyan ng kahilingan ng starlet na pakasalan ito. Pero sa halip na ibigay niya kay Brian Jake ang mga nakuhang impormasyon, pati na ang larawan ni Leila at ng mansyon nito sa Laguna, ay tinago niyang lahat ng iyon. May iba siyang plano. Hindi niya padadaliin ang lahat para dito. Napapangiti siya habang binabasang ginawa niya sulat para kay Gerard. Nakapag-establish na si Atty. Arguelles na maaring motibo mo para patayin ang asawa mo. Alam na niyang tungkol kay Leila Diaz. Isang vital evidence na lang at mapapalabas na niyang ikaw ang tunay na pumatay kay Emmy. Kumilos ka na at linisin mo mga ebidensya laban sa'yo bago ka maidiin ni Atty. Arguelles. Gagawin niyang lahat para maipakulong ka dahil galit siya sa pamilya niyo. Tiyak na mapupuot si Brian Jake kapag nalaman itong siya mismong nagkanulo rito. Ngunit bago nito yung malaman, sisiguraduhin niyang nakalayo na siya. Galit na galit si Brian Jake dahil sa takbo ng kaso ng boy ng mga Saavedra na ipinagtatanggol nito. Na-trace at napaamin ko ng architect na nag-design ng mansyon ipinagawa ni Gerard para sa babaeng kinalulukohan niya. Pero bakit nang puntahan kong mansyon, hindi naman daw yung Leila Diaz ang nakatira doon. Dismayadong sabi nito isang hapong kararating lamang nito. May pakaramdam akong may sumasabotahin ang trabaho ko. Kinabahan si Georgina nang tingnan siya nito ng makahulugan. Don't tell me akong pinagbibintangan mo. Binawi nito tingin na parang napahiya. Ako pa ngayon ang gustong ipakontempt ni Gerard. May personal daw akong galit sa kanya kaya pilit ko siyang idinidiin. For heaven's sake, I'm fighting for justice here. Ayoko makulong isang taong inosente. Ang dapat paporosahan ay talagang pumatay kay Emmy. Ayoko mapakulong isang inosente. Sa sinabi nitong iyon ay nasagi ang sariwa pa niyang sugat sa puso. Bakit siya ninosente ay pinakulong nito noon? Gustong tumulo ng mga luha ni Georgina. Nanginig ang katawan niya nang mabuhay ang puot niya para dito. Bakit Brian? Sigurado ka bang lahat na ipakulong mo'y may kasalanan? Hindi niya naiwasang itanong. What do you mean? Maang natanong nito. Bakit kung magtanong ka, parang may kilala kang naipakulong ko ng insente. Ako, Atty. Arguelles. Gusto sana niyang sabihin. Ngunit hindi pa yun ang tamang pagkakataon para umami siya. Wala, Brian. Naitanong ko lang yun out of curiosity. Hindi niya tiyak kung napaniwala niya ito. Umiwas na lamang siya. By the way, baka gusto mong ipaghain kita. No, hindi pa ako nagugutom. Tila nagtataka pa rin tugon nito. I'm fighting for justice here. Parang paulit-ulit na naririnig ni Georgina ang sinabi ni Brian Jake habang nakahiga siya at pinipilit pakahuli ng antok. Kanina'y muntik na sumambulat ang puot niya rito. Hindi siya masamang tao. Kaya naman para siya nakukonsensya. Alam niyang nahihirapan si Brian Jake na patunayang walang kasalanan ng boy na ipinagtatanggol nito dahil sa ginawa niyang pagsulat kay Gerard. Kung ibibigay lamang niya ang mga impormasyong hawak niya, mapapadali ang lahat para dito at makakalaya ang nakakulong na sospek. Bakit kailangan mo pang gawin yun kay Brian, Georgina? Tanong ni Manang Rosie sa kanya. Nasa balkonay sila ng bahay nito. Hindi siya matahimik kaya nagpasya siyang puntahan ito at ipagtapat dito ang gumugulo sa isip niya. I hate him, Manang Rosie. Itong ultimate target ko, ang mawalan siya na karapatang maging tagapagtanggol ng mga inosenteng akusado.
Wala siyang karapatang maging tagapagtanggol dahil idiniin niya ako. Wala akong kalaban-laban noon. Umiiyak na ako pero lalo niya ako idiniin sa harap ng korte. Bakit hindi mo pakalimutan yun? Patawarin mo na si Brian. Total, hindi ka naman nakulong na matagal. Dahil nasaklolohan ako ni daddy ko. Paano kung hindi? Para ako mababalo kapag naiisip kong posibleng nakakulong ako ngayon. Hindi nga ba? Blessing in disguise na dahil sa pagkakasangkot mo sa kasong yun ay nagkita kayong mag-ama? Bakit nga ba hindi niya naisip yun? Magkasama na kayo ni Brian. Kahit hindi kayo totoong mag-asawa, at least nakilala mo na totoong pagkatao niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kung tutuusin, naging mabuti ng trato ni Brian Jake sa kanya mula na magkunwari silang mag-asawa. Nakaganti ka na sa kanya nang minsan kang gumawa ng gulo sa buhay niya? Hindi pa ba sapat yun? Sumbat sa kanya ni Manang Rosie. Sa tingin niyo, Manang Rosie, anong dapat kong gawin ngayon? Kalimutan mo na ang intensyon mong sirain ang pangalan ni Brian bilang abogado. Minsan siyang nagkamali sa'yo, pero baka sincere siyang tulungan ngayon ang boy ng mga Saavedra? Mabuti kang tao, Georgina. Hindi mo lang pinapalaya ang galit na nakatago sa puso mo para kay Brian. Tinamaan siya sa mga sinabi nito. Tatanungin nga kita, masaya ka bang makitang miserable siya? Hindi siya nakasagot. Dahil magiging ipokrita siya kapag sinabi niyang nasisiyahan siyang makitang miserable ang buhay ni Brian Jake. Sinilip ni Georgina si Brian Jake sa loob ng study room. Nasarap ito ng mesa at alam niyang magpupuyat na naman ito para sa kaso ng pagkakapatay kay Amy Saavedra. Napakagatlabi siya. Hindi niya maiwasang maawa rito. Siya ang nagpapahirap dito. Ngunit bakit mamimigat ang kalooban niya sa nakikitang paghihirap nito? Ilang araw na itong abala sa paghahanap ng iba pang ebidensya. Hindi na nito maasikaso ang sarili. This is enough. Dapat ko na tapusin ang laban namin. Alas dos ng madaling araw, nang muling silipin ni Georgina si Brian Jake sa loob ng study room, nabutan niya nakayukyuk ito sa mesa nito. Mukhang tulog. Dahan-dahan siyang pumasok. Pigil ang iningan tinanggal niya ang eyeglasses nito. Hindi na nito nagawang alisin. Pagkatapos ay matagal niya itong pinagmasdan. Parang tuksong bumalik sa isip niya ang mga halik at yakap nito sa kanya. Gigisingin sana niya ito para palipatin sa silid nito. Ngunit ayaw naman niyang maistorbong pagtulog nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng study room. Marahan din niyang isinarang pinto noon. Goodbye, Brian Jake. Forgive me. Pero gusto ko lang makaganti. At habang palabas siya, hinayaan niyang magunahan sa magkabila niyang pisngi ang mga luhang hindi niya alam kung para saan. God, anong ibig sabihin nito? Maang natanong ni Brian Jake sa sarili matapos mabasa ang mga laman ng envelope na nakita niya sa labas ng pintuan ng kanyang silid. Mga impormasyon at ebidensyang kailangan niya para mapadali ang kasong hawak niya laban kay Gerald Saavedra ang laman ng envelope. May kasamang cassette tape ang mga yun. Nang i-play niya yun sa component ay natuklasan niyang nakarecord doon ang mga pahayag ng mga taong willing magbigay ng statement para sa ikakadali ng kaso. Ang labis na nakasyak sa kanya ay ang katotohanan ng mismong si Georgina ang kumakalaban sa kanya. Why did you do this to me? Sino siya talaga? Bagamat may panghihinayang sa puso ni Georgina, alam niyang hindi niya dapat i-entertain ang lungkot sa puso niya ngayong nakabalik na siya sa Canada. Noon lang niya na-realize na may inukupan ng lugar si Brian Jake sa puso niya. Dinalapan niya ang mga larawan sa kanilang kasal-kasalan. Bakit ba hindi ko na makalimutan ang halik na lalaking yun? Mag-iisang linggo na siya sa Vancouver. Minabuti na niyang lumayo bago pa sumambulat sa harap niya ang galit ni Brian Jake ngayong alam na nitong isa siyang lihim na kaaway na nagpipilit itong pabagsakin. Umuwi na si Georgina sa kanyang apartment ng hapong iyon buwat sa bahay ng daddy niya nang magulat siya sa kanyang dinatnan. Hindi nakalak ang pinto ng kanyang apartment? God, sa pagmamadali ko yata kanina, naiwan ko nakabukas ang doorknob. Ngunit pagpasok niya ay napatda siya. Isang pamilyar at very subtle scent ang sumalubong sa kanyang nostrils. Hindi siya maaari magkamali. Ang scent na yun ay ang magkakahalong bango ng aftershave lotion at natural may scent ni... Hi, honey. Bati na isang pamilyar na tinig. Pakaramdam niya ay nawala ng buto ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa dingding. Patay na ba si Brian at nang mumulto sa akin?
Bago pa maabot ng kamay niya ang switch ng ilaw, ay kumalat na mabining liwanag ng lampshade sa sala. Nagkahugis ang isa ring pamilyar na profile ng isang lalaki. Saglit na tumigil sa pagpintig ang kanyang puso. Nang sa wakas ay mahagilap ng kanyang kamay ang switch at mabuksan yun ay tumambad sa kanya ang malino ng figura na hindi niya inaasahang panauhin. Brian? Bakit para ka nakakita ng multo? Nakangiting tanong ni Brian Jake na parenting nakahiga sa kanyang paboritong sofa. His legs were outstretched at may basong may lamang alak na nakabalanse sa ibabaw ng malapad nitong dibdib. May nakapatang ng bote ng scotch sa center table. May sliced salami na alam niyang minuksan ito mula sa kanyang mga stocks. Parang at home ito sa kanyang apartment. What are you trying to do? Scare me to death? Pinilit niya lang kapananggalit ang tinig niya. Bagamat ang totoo ay hindi siya halos makakilos sa kanyang kinatatayuan. Ilang di pa lamang ang layo niya mula sa kinaroroonan nito. Hindi siya makapaniwalang kaharap niya ng mga sandaling iyon si Brian Jake. She was surprised and undeniably delighted of seeing him. Magiging ipokrita siya sa sarili kung itatanggi niyang may bigwas sa kanyang puso ang muli niyang pagkakakita rito. It was incredibly wonderful to see him here, of all places. What was he doing here in Vancouver? Imposibleng business trip dahil hindi naman ito businessman. O baka naman nagbabakasyon? Ngunit ang alam niya ay nasa San Diego at New Jersey ang karamihan sa mga relatives nito. Come on, Georgina. You know damn well na nagtungo siya rito sa Vancouver para hanapin ka. And this time, mas malaking parusang ipapataw niya sa'yo. Ang naramdaman niyang tuwa sa muli nilang pagkikita ay nahalinahan ng takot, lalo na siyang hindi nakaalis sa kinatatayuan. Tuluyan ito tumayo matapos na sairin ang alak sa baso at marahang ipataw niyo sa ibabaw ng center table. When he stood up in that swift, supple movement that was particularly his own, she wanted to hug him. Ngunit na sana siyang pigilin ng kahit anong emosyong nararamdaman niya pagdating kay Brian Jake. How did you get in here? Sita niya rito. Subalit defense mechanism lamang niya yun dahil habang palapit ito sa kanya ay lumalakas ang heartbeat niya. Parang palapit na palapit sa tenga niya ang kanyang puso at bumibingis sa kanya ang tibok noon. At anong ginagawa mo dito sa Vancouver? Paano mo nalaman ito tinitirahan ko? If you slow down, maybe I can explain. Nasa harapan na niya ito. Kalahating dangkal na lamang marahil ang distansya na kanilang mga mukha at katawan. Gusto niyang pumikit. Naghahatid sa kanya ng pakaramdam na para siyang nag-hallucinate ang sumisigid na bango nito sa kanyang ilong. Pakaramdam niya ay nakaangat sa lupa ang kanyang mga paa at dinadala siya nito sa magandang isla ng Villa Royal. Silang dalawa lamang ang naroroon. Nakikipaglaro sa mabining mga alon at naghahabulan sa gitna na parang kristal na tubig. Walang galit, walang hinanakit, walang paghihiganti at pulos pag-ibig. The door was open, so I walk in. Sabi nito sa tinig na lalong humihigop sa kanyang katinuan at lumulusaw sa kanyang depensa. Delikado para sa'yo kung palagi nakabukas ang pinto ng bahay mo. Any stranger can just walk in. Nag-iisa ka pa rito. Kahit ang mga kaaway mo'y madali kang mapapasok. Kaaway? What was he trying to insinuate? Na dumayo ito sa Vancouver para lamang muli siyang usigi na matuklasan ito isa siyang nag-disguise na kaaway? Lalo siyang kinabahan. Parang idinikit ang kanyang likod sa puting dingding nang itukod nitong isang kamay doon. Pakaramdam niya ay nakulong siya sa mga bising nito. Kaunting kilos lamang niya ay tsak na magdidikit ng kanilang mga katawan. Anong ginagawa mo dito sa Canada? Ulit niyang tanong dito. Sinikap niya huwag mag-stammer bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kahit sa Mars ay pupunta ako, masundan ka lang. That was it. Hinahanap siya nito para muling asigin. Malamang na alam nito kung sino siya talaga. Bakit hindi mo binuksan ang ilaw para hindi ako natakot sa iyo kanina? Galit niyang tanong, trying to bring herself down to earth. Ngumiti ito. Bakit tumakbo ka kapag nakita mo ko at matakasan mo na naman ako? Pagod na ako sa kaka-hide and seek natin, Georgina. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Pinuntahan ako ni Manang Rosie sa low office. Napalunok siya. Si Manang Rosie? Hinubad niya ang kanyang mahabang wool coat. Ginawa niya yun upang maiwasan niya ang mga titig nito. Tinulungan siya nitong alisin ang kanyang coat. Pagkuha na inihagis yun sa pinakamalapit na sofa.
Malaki ang pagmamalasakit sa'yo ni Manang Rosie. Hindi na siya nakaiwas ng ilapit pa nitong mukha sa kanya. Muli nitong tinukod ang isang braso sa dingding upang hindi siya makaiwas dito. I know everything, Georgina. Malumanin na sabi nito. Sa pagtataka niya ay wala ang galit na inaasahan niyang mahihimigan sa tinig nito. Alam mo na? Yeah, na ikaw si Georgina Vascon, the 17-year-old innocent frightened girl who hadn't been given a chance to defend herself. Gustong sumambulat ng kanya mga luha na nariwan na naman sa isip niya ang mga nangyari 5 taon ang nakakaraan noong para siyang basang sisiw na walang alam gawin kung hindi ang matakot at umiyak ni hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili sa lupit ng isang babaeng binulag na sobrang panibugho. May kasamang abogado si Manang Rosie na sadyain niya ako. A certain attorney Frank Beltran. Frank Beltran? Sa pagkakatanda niya ay yun ang pangalan ng abogadong kinuha ng daddy niya para idepensa ang kaso niya at mag-asikaso ng kanyang apila sa Supreme Court. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kaso ni Georgina Vascon, ang tungkol sa apilang sinampan niya, ang pagbawi ni Glenn Capara sa pagsasangkot at pagdiriin sayo, at ang paggawa niya ng bagong statement na nagpadali para sa pagbawi ng Supreme Court sa ilang taong sustensya ang ginawad sayo. Pinigil niyang maiyak. Gusto niya pakinggan ang lahat ng sasabihin nito. Nabasa kong binagong statement ni Glenn at dahil doon, nagalit ako sa sarili ko. Pakaramdam ko napakasama kong tao, isang walang kwentang abogado. Idiniin mo ako para lang pagaanin ang kasalanan ni Glenn. Hindi mo man lang ako binigyan ng benefit of the doubt. Kung tutuusin niya akong biktima, hindi ako gold digger gaya ng pinalabas mo sa harap ng korte. You can't blame me kung maniwala man ako kay Glenn. Malakas ang ebidensyang pera at mga alas na nakuha sa pag-iingat mo. Maganda ka. Mas madaling paniwala ang naakit sa'yo si Glenn at binigay niyang lahat ng gusto mo dahil madly in love siya sa'yo. Galit ako sa mga babaeng ginagamit ang ganda para makapambiktima ng lalaki. I was neophyte lawyer din. In fact, pangalawa pa lamang yun sa mga kasong hinawakan ko. Siyempre, nagpapakitang gilas ako. At ang husay na isang abogado ay nasa pagkapanalo ng isang hawak na kaso niya. Naniwala ako sa mga sinabi ni Glenn. Pero idinawit niya lang ako sa kaso. Ang malaking pagkakamali ko lang noon ay hindi ako nagdudang nagnanakaw siya para lang makaipon ng malaking pera. Paliwanag niya. It was my fault, Georgina, dahil naniwala ako sa mga sinabi niya. Dahil bilang defense lawyer niya, I must believe him sa lahat ng sinasabi niya. Kahit alam mong posibleng nagsisinungaling lang siya, siya ang pinagtatanggol ko noon, hindi ikaw. At para lang maipanalo mong kaso ng kliyente mo, wala kang pakialam kahit na magdiin ka ng isang taong inosente. Natampal ni Brian Jake ang sariling noo. Halata ang pagsisisi sa mukha nito, ni hindi na ito makatingin na tuwid sa kanya. Kinasuklaman kita dahil ako pang nadiin samantalang ako ang biktimang naipit sa sitwasyon. Hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Yes, I know. Nakagat nitong ibabang labi. You were the victim. Biktima ni Glenn na ayaw lang madiin at makulong ng matagal. Ang sabi ni Glenn na inipit lang din daw siya ni Digna. Ako lang ang piniginitan ni Digna. At para iligtas siya ni Digna sa kaso, ako ang pinaipit niya. May sinabi rin si Glenn na nagbantaraw si Digna na ipapapatay ako kapag hindi ako ang naipit niya. Kaya napilitan siya sabihin ang mga sinasabi niya sa'yo. Ngayon hindi ko na alam kung paniniwalaan ko pang sinabi niyo ni Glenn. Ang malinaw na lang sa akin ay pagkakamali kong maniwala sa kanya noon. Punong-puno ang tinig nito ng bitterness sa pagkundina sa sarili. We were stupid. Ang buong sistema, sigla na nagdawit sa pangalan mo. Ang una mong abogado who was too lazy and incompetent to represent you properly. And the judge na isa rin corrupt. Huli na nang malaman kong gumamit ng impluwensya si Digna Rojas. May utang na lupa lang judge na humawak ng kaso mo sa judge na tiyuhin ni Digna. Kaya pala he didn't even bother to look at my distorted version para lang patunayang may conspiracy kayo ni Glenn sa pagnanakaw sa vault ng kumpanya ni Digna. Pero higit kanino man, ikaw ang nagdiin at sumira sa akin. Yun na ang pagkakataong hinihintay niya para makapanumbat. I know, ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaking kasalanan na nagawa ko sa'yo. Sayang, hindi ako nagkaroon ng chance na malaman ka agad na may pagkakamali ako sa kasong yun. Dahil pagkatapos ng promulgation ng kaso niyo ni Glenn, ay kinailangan ko magpunta sa Amerika. My mother was sick. Pinahihirapan na siya noon ng breast cancer. And when she died, nawalan ako ng focus trabaho ko for a while.
Sana'y naitama ko noon ang pagkakamali ko sa'yo. 5 years, Brian. I despise you for 5 years. Kinimkim ka sa dibdib ang puot na yon. At hindi ko magawang manahimik ng tuluyan at kalimutan na lang yon dahil gumigit sa isip kong paghihigantihan ka. Pinarusahan na ng langit si Naglen at Digna. Sabi ko sa sarili ko, matatahimik lang siguro ako kung makakaganti ako sa'yo. Kung hindi ako naging masyadong busy sa mga sumunod na kasong hinawakan ko pagbalik ko noon sa Pilipinas. Nagkaroon sana ako ng chance na i-follow up ang tungkol sa kaso mo. Kaya mo ba hindi na ako natatandaan? Napakalaking pagbabagong ginawa sa'yo ng 5 taon, Georgina. Bukod sa pangalan mo, ang laki ng transformation mo. Palagi ka na kayo kunong mga panahon nakikita tayo sa hearing. You were nothing but a frightened young girl then. Maganda ka noon pa, pero hindi ka pa masyadong marunong magdala ng sarili. O hindi na lang kita napansin dahil ang intensyon ko ay ang pag-aani ng kasalanan ni Glenn. Pinaid nito mga luha naglalanda sa kanyang mga pisngi. Hindi kita masisisi for despising me. You have all the reasons para magalit sa akin. Nagduda na nga ako nang malaman kung ikaw ang sumira sa kaso ng boy ni na Gerard. Nagkahinalan na ako may matindi kang galit sa akin, kaya mo ginawa mo ngayon. I hated and blame myself nang malaman ko kung sino ka talaga. Bakit mo pa ako hinanap ngayon? Alam mo nang intensyon ko'y sirain ka lang. Matagal bago sumagot si Brian, Jake. Para bang ang mga mata nito ang gusto magpahayag? Because I love you, Georgina. Pagkuhan ay madamdaming wika nito. Nakuha ko mula kay Manang Rossi ang address mo rito sa Vancouver. At ganoon na lamang kagustuhan ko makarating kaagad dito ang eroplano sinasakyan ko. For the first time in my life, natakot ako. Natakot ako na baka hindi kita abutan dito. At ganoon na lamang ang katuwaan ko nang magkausap kami ng daddy mo. At hindi niya ipinagkait sa akin ang address mo rito. I came here to take you back with me. Hindi makapaniwala na patitig siya sa mukha nito. Hinanap niyang sinseridad sa mga mata nito. To live with me, to be my love, my partner, my wife, lahat ng bagay na bahagi ng pagkukunwari natin sa ating kasal-kasalan. I want a real marriage. Kaya mong mahalin ang babaeng hindi lang minsan gumawa ng gulo sa buhay mo at sumira sa kredibilidad mo bilang abogado. Imposible bang main love sa isang dating kaaway? Nakangiting puto ni Brian sa sinasabi niya. Yes, I despise you nang hindi matuloy ang kasal namin ni Leia dahil sa kagagawan mo. Pero nang ibalik kita sa Villa Royal para parusahan sa ginawa mo sa akin, nagtaka rin ako sa sarili ko kung bakit lumambot ang galit ko sa iyo. Pero ang lalong pinagtaka ko ay kung bakit galit ako kapag nakikita ko kayo magkasama ni Jethro. God, hindi ko alam na selos na pala yun dahil hindi ko naman nararamdaman yun sa kahit na sinong babae, kahit kay Leia. You still love her, don't you? Yun din ang akala ko. Pero kaya pala gusto ko siyang pasakitan ay para lang ibangon ang pride ko. Napangiti na siya. Ang dami-dami mong kasalanan sa akin. Pinagdudahan mo pati ng pagmamahal ko kay Mami Chato. Kung alam ko lang na nagawan kita ng malaking kasalanan, I could have learned my lesson. I insulted you and wrongly accused you again when I jumped into conclusion sa tunay mong motivo sa paglapit mo kay Mamu. Don't you think mas kailangan kita ngayon sa buhay ko? I need you to be my eyes and my ears. To help me see people as they are at para alisin ang mga kahinaan ko. We were both fools. Inakala ko na kaya pumayag akong magkunwaring asawa mo ay para mas madali kita mapaghigantihan. Narealize ko lang na mahal na pala kita noong bumalik ako dito sa Vancouver. How I miss you so much. He kissed her on the lips softly. His lips were tender and gentle. You've been the totality of my existence since I realized that I love you, Georgina. Nung masunto ko si Jethro, hindi ko alam na ito was a form of self-protection dahil masyado ka na nagiging importante sa buhay ko. Natatakot na ako mawala ka sa sistema ko. Pero hindi ko rin alam kung paano ko ipadarama yun sa'yo. Yumakap siya rito. Pinakawala na rin niya ang kanyang sinisikil na damdamin. I love you too, Brian. Pakaramdam ko na lumayo ako sa'yo. I lost a vital part of my body. Kung ganun, bakit ka lumayo? Natatakot ako na baka galit ka sa'kin. Natatakot ako sa maaari mong isumbat. Amin niya. He kissed her again in her eyelids, in her cheeks, in her lips. At sapat ng mga yun para bumalik ang tiwala niya sa sarili at mabura ang lahat ng galit at pait na naipon sa kanyang dibdib. Muli siyang yumakap kay Brian, Jake, and she ran her hands daringly inside his shirt at muli nilang pinagtagpo ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanilang mga labi.
Sa Vancouver nagpakasal sina Georgina at Brian Jake. Kung may taong higit na tuwang-tuwa sa mga pangyayari, yun ay si Mami Chato. Nagbiyahe ito mula sa San Diego hanggang Vancouver kasama ng iba pang miyembro ng pamilya. Naroon din sa kasalang ama ni Brian Jake, ang kapatid nitong si Troy at ang stepmother at mga stepbrothers nito. I'm happy for you, Georgina! Nasisiyang sabi ni Mami Chato na nagpasadya pa ng magandang gown para sa okasyong iyon. Siyempre ay hindi ito pahuhuli pagdating sa pabunggahan. Nakikislapan ng mga diamante sa katawan nito. Sabi ko na nga ba't bagay na bagay kayo ng apo ko? Sabi ng astrologer ko, magandang combination nyo. You complement each other. Mamu, naniniwala naman kayo sa mga sinasabi ng astrologer nyo? Natatawang sabi ni Brian Jake sa abuela. You should believe him. Kapag sinabi niya magandang magiging future nyo, yun ang mangyayari. At mamamatay akong maligaya dahil kayo nagkatuluyan. And we promise to give you a lot of beautiful grandchildren, pangako ni Brian Jake. Sa halip na sa Europe sila mag-honeymoon, nagpasya sina Georgina at Brian Jake na bumalik sa Pilipinas. Sa Villa Royal sila nag-honeymoon. Happy? Tanong ng kanyang asawa habang nasa balcony sila ng villa. Yakap siya nito mula sa likuran. Very. What more can I ask for? Have you imagined na may in love ka sa taong malalim ang galit mo? Honestly, no. Kahit ako'y naiinis sa sarili ko nun dahil pumapayag ako sa tuwing hinahalikan mo ko. Me too. The only thing that kept me sane was your sexual response. Nagigilty nga ako dahil hindi ko matiyak sa sarili ko kung bakit gusto kong palagi kang hinahalikan. Nagigilty rin ako dahil alam kong sinasamantala kong kahinaan mo. And I thought, noon pa man ay may pagtingin ka na sa akin. You were a good actress. Do you think you'll forgive me for what I did to you, honey? Hindi pa ba sapat yung napalitan ng pagmamahalang galit ko sa'yo? Kalimutan na natin yung Brian. Besides, if it hadn't happened the way it did, hindi tayo magkakakilala at hindi tayo magkapiling na tulad ngayon. Kung sa bagay. Pero, huwag nating ubusin ang gabi sa pagre-reminis, okay? Pinangkusya nito at dinala sa kama. Unti-unti niya itong hinubaran. Ninanamnam ang bawat sandali habang gutom na gumagala ang mga mata sa hubad nitong katawan. Let me love you, he said huskily. Hinubad ang natitirang damit. Sa pagkakataong ito ay nakahinga sila ng maluwag. At doon, muli nilang pinagsaluhan ang mainit nilang pagmamahalan na magdadala sa kanila sa walang hanggang kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Brian Jake at Georgina. Sana'y naibigan yung kanilang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumbaybay. Muli ay magkita-kita tayo sa susunod nating storya.